Good afternoon, guys. DIY time na naman tayo. So, ngayon ang gagawin ko magawa tayo ng yung tinatawag na pabigat, yung pamato sa Bisaya. So, meron tayo dito, meron tayong mga sinker. So, meron tayong mga sinker dito. DIY ko dati. Pero ngayon, gagawin nating sinker para magagamit natin doon sa trull para pang-trolling natin. So guys, ito tutunawin to. Tapos maggagawa tayo ng mold o yung hulmahan, gamit lang ang cardboard. At saka ito yung stainless na yung sa core ng electrode, yung sa welding rod, yung tinatawag sa iba na welding rod. So electrode to siya, kinuha ko yung coating niya. Ito ang gagamitin natin kasi medyo matigas din to. So susubukan natin kung tatagal ba to, kasi wala tayong nakitang asiro o stainless, kasi Linggo ngayon, hindi tayo makabili sa tindahan. So try muna lang natin ito, kasi meron naman akong ganito, kasi dati ginagawa namin itong hook. Pinafabricate namin to, pero ngayon susubukan ko gawing pabigat na ganyan lang kalaki. Dito natin ilalagay yung pabigat natin, tapos ito ibibend parang ganito din sa dulo, para ang resulta yung swivel, magkabilang dulo yung swivel, tsaka gagaikot lang ng gaikot yan. So talagang babaon sa ilalim kasi medyo mabigat to. So ito guys, watch out for this video. So, start tayo guys. So, magkakatad tayo ng cardboard. Mga 3 inches lang kalapad. Saka depende na yung kahaba o mga ganito lang. Yung sa folder ginagamit ko. So, ganito na siya guys. So, tatapat natin ito dito para makakuha tayo ng basihan. Ganyan. Sabi na natin kupiin. Ang lakas ng hangin dito guys ngayon. Lakas ng hangin. Hindi tayo nakapaglaong. Yung pinsan ko ng tutrolling, nakakuha ng bonito yung hinalab, yung kinain ng ibang isda, natira lang ng ulo. Buti na lang may masigang pa. Ganito lang ang forma niya. Parang cone shape lang. Nalagyan natin ng tape para hindi lumuwag. So, itong butas na to, dito dadaan yung rod na to.
So tatalian natin. Pero wala itong problema kasi sasara dito. So ganyan lang, ganito lang siya guys. So pwede kukupihan dito. Lakas ng hangin. So ganito ang purma niya. Para pagbuhos, tuloy-tuloy. Tapos nalagay natin ito dito. Tutulan pa natin ng konti. Tutulan pa natin ng konti. So, parang ganito. So, pwede na natin talian ito dito sa kabilang dulo. Kahit ano itali, pwede lang, okay lang. Ako, ginagamit ko, ito lang handset. Tapos mamaya, pagbuhos ng tingga, yung nilulusaw na tingga, so, pwede naman adjustin mo yung ito para masinto siya. So, pwede mong gagaganon din. Madali yan lang to guys. Kunti pa magunting yung daliri ko. So, meron na tayong conceive na ulmahan ng o mold ng pabigat natin. Kasi ito, tinitira natin to kasi yung isang swivel dito natin, tsaka natin ito tutipiin. Mamaya, tutupiin natin to. What's up, guys? Ano na tayo ng tingga. Asa ba yun? Itong tingga, lagay natin dito sa magic bottle ng sardinas. So dito may mga maliliit na may mga bubong na tingga. Isasabay natin to. Sige, magmi-melt na tayo ng tingga. So guys, binaon natin yung mold natin sa buhangin para may makapag-hold sa papel na folder. So mamaya, patunan na tayo ng tingga. Oh wait. So mamaya lang, matutunan na yan. No, Itan! Ayun ka na kong, ito si Itan! Hi, Itan! So, wow, Papu! No! No, don't touch! Yung nga, medyo makulit yung bata. So, malapit na siyang matunaw, guys. Alug-alugin lang natin para madali matunaw. So, almost liquefied na siya. Konti na lang ibubuhos na natin ito sa ating mold na papel. Thank you.
Kumukulo, kumukulo. Ganito na guys, kinalabasan guys. Meron na tayong homemade barigat. So ganito, kahit medyo hindi sabi picto, pero at least nagagamit natin siya. So babalukutin natin ito later ito para lagyan natin ng sweetener. So okay, let's go. Guys, so ito na yung nagawa natin kanina, yung mold sa papel. So ito na yung magiging sinker natin. So simple lang, madali lang. So gagawin next natin dito. So ibibend natin itong dulo para mapasok natin itong isang swivel para hindi magkabulbuhol yung tansi natin o yung ating mga nylon. So guys, magbibenda tayo. So ito guys, so dibenda natin. Guys, ang hirap itin ang ito kasi mababa lang yung tira natin, pero okay na to, hindi na pagkakalas. So meron na tayong sinker, muntay purpose na sinker to. Pwede ito magamit sa under deep sea, yung tinatawag na tulawog, pwede din to. So muntay purpose sinker natin to. Si Paring Jimmy, Agaw Jimmy, ito isa sa mga tinadong na panday namin dito. Balang araw pag mayroon na tayong sarili pagkapagawa natin sa kanya. Pwede na guys. Solid na. So ito papunta to sa main line, ito banda dito papunta sa main line, tapos ito yung para dun sa papunta sa spoon or yung sa tinatawag namin dito na
yung pundo sirado, eh, may mga 15 di pa na tanse, tapos sa dulo dun yung kawin, saka pwede din live bait, pwede natin pain ng squid o yung tamban para sa mga grouper, yung tinatawag namin dito na lapu-lapu, yung pugapo. Sa local name namin dito yung lapu-lapu is pugapo. Tapos mga snapper, yung king emperor, yung tinatawag namin dito yung nadugso. Live bait, kadalas sa kinakain nun. Pag hindi, pag may tempo na kumakain sila ng squid, o yung pusit na mga maliliit, o yung tinatawag na tustos dito, yung tinatawag na, namin dito sa local na yung tinatawag na lumayagan, yun yung pampain namin dito minsan. So okay na guys, meron na tayong sinker. So sana guys nagustuhan nyo yung ginagawa ko. Madali lang, simple lang. Makita lang sa paligid natin, kadalasan mga scrap o yung mga hindi na nagagamit ng iba, pero nagagamit para nagagamit pa rin pala ng iba. So guys, paki-support na lang ng channel ko. At saka good luck po sa inyong lahat, sa mga lahat ng nangangawil diyan. Yung mga traditional fisherman, lalo na sa inyo, kasi pursahan tayong lalaot, lakas natin ang ginagamit, ang padol ginagamit, bugsay, yung tinatawag sa amin, yung sagwan. So ako, minsan, lumalaot ako, nanghihiram lang ako ng sasakyan, yung tinatawag namin dito na dimano, tapos, yun, magsasagwan ako. Pag pinayagan tayo makahiram, pag hindi lumalaot yung pinsan ko, pag nanghihiram tayo ng baga, minsan pinapahiram naman din tayo. So guys, support, please support my channel. Sana sa susunod na video may mapupulot kayong aral sa mga, o may mapupulot kayong ideya kung paano nyo mas mapapaganda pa yung nagawa ko. Ito, madali ang gawa ko lang to. So ito, pwede na to. So ito lang, may diferensya. So at least ito pwede na, magagamit na. Sige guys, stay tuned. Thank you for watching. God bless sa inyong lahat.